araw pong ito ay gaganapin at gagawin na ang ribbon cutting sa bahay nila Tatay Jimmy at Nanay Roxanne. Palakpakan po natin. At ito pong bahay, pabahay na ito ay pang 123 na pala mga Kalingap. Grabe, ang dami na. At syempre ito po ay nasa ilalim lamang ng Team Kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at syempre kay Kalingap Rab. At ngayon po, inaanyayahan din natin sa unahan, syempre para sa opening remarks, si Kalingap Rab. Palakpahan natin! Yes! Ang dami natin! Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at syempre sa mga viewers natin at sa mga nandito ngayon at kina Nanay Roxanne and Tatay Jimmy, magandang araw po. Ayan, so the long wait is over, andito na po tayo para ganapin yung ribbon cutting sa bahay nila Nanay Roxanne at Tatay Jimmy, kung saan may mga daga po tayong mga pagkain, mga gamit, kumpleto, ayan. At may pintura na rin po ang kanilang bahay, so dito na po tayo ngayon para i-celebrate po yung ribbon cutting bilang ika 123. Ayan, bilang ika 123 pabahay ng Team Kalingap. Hindi lang po ito dahil sa amin, at syempre dahil to sa inyo, mga viewers namin, mga supporters, and syempre dahil din ito kay Lord. Ginagawa po natin ito lahat, hindi para sa amin, para sa atin, tayo makilala, kundi para kay Lord. Pero bago yan, syempre bibigyan mo tayo ng napakasigla, intermission number ni Mr. J! Ang sumabay kay Mr. J may 100. Kaya sa mga bata. Sayaw ng buong todo, ikimot na ang bewang mo, sumayaw, sumabay sa tutog na ito. Igiling-giling-giling na ang bewang mo, sumayaw, sayaw-sayaw ng buong todo. Ikimot-kimot-kimot na ang bewang mo, sumayaw, sumabay sa tutog na ito. Sayaw-sayaw ng buong todo, ikimot-kimot-kimot na ang bewang mo. Cha-cha-cha! Ayan, palapakan natin si Mr. J. At subscribe na po si Mr. J. Siya nga po pala, din po nakapunta si Kuya Bal kasi may mahalaga po siyang meeting. Kaya di po siya nakarating dito sa ribbon cutting ngayon. So babalik ko na po sa MC ang ating microphone. Sa mga viewers po natin, yung mga kapitbahay kasi natin, packet pa lang. Ibundok ito masyadong mataas. Oo, naalala ko na nung mapanood ko sa video sa vlog ni Kalingap Rab nung inabot kayo ng ulan dito dati.
Naalala niyo yun? Ay, nagtakbo sila ng malayo. Kausapin muna natin, ito si Nanay Roxanne saka si Tatay Jimmy, kung ano yung pakiramdam nila ngayon dahil ngayon, araw na to, ay mahukuha, ay dito na, ayan, bago na ang kanilang bahay. Nanay Roxanne, ano pong masasabi ninyo? Masayang masaya at na ito ang pamilya Kalinga proud, lalo na sa kanyang misis. Okay po, Tatay Jimmy, ano pong masasabi ninyo? Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na kay Kalinga proud, sa asawa, sa lahat ng narito, sa kaki Kuya Bal. Po natin si Ate Jack. Para sa maiksing mensahe para sa mag-asawa kila Nanay Roxanne. At mga bata, mag-ready na kayo dahil susunod dito, ah, palaro na kaagad. Ayan. Surprise naman ako. First time. And magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Tatay Jimmy at Nanay Roxanne. Ang masasabi ko lang po ay, dito sa biyayang natamo ninyo, yan po ay galing sa Panginoon. Yan po ay sa pamamagitan lamang ng Team Kalingap. At yung pong biyayang na tanggap po ninyo ay pagyawalin ninyo at alagaan. At sana mamuhay po kayo ng maligaya, matiwasay bilang mag-asawa. Yan po. At yan po. At sa lahat po ng viewers, maraming salamat po sa inyong support ang biniligay sa Team Kalingap. At dahil po sa suporta ninyo sa inyong mga viewers, ay marami po tayo natutulungan. God bless po sa lahat. Okay, maraming salamat, Ate Jack. At ngayon po, bago tayo magpalaro, tawagin muna natin yung mga kasama lagi, araw-araw ni Kalinga Prab sa pagbablog, ang K5 para magbigay intermission. Sandali lang. Ayan na, special to ha, ngayon lang to. Huling nakita natin silang sumayaw nung kasal, pero ngayon tingnan natin kung magaling pa rin, ha? Kung praktisado pa rin sila sa pagsasayaw. Maganda yung laro natin ngayon. Ang laro natin ngayon is patalinuhan. Oh, sa tingin niyo po ba matalino kayo? Ayun, nanditalo na tayo. Oo. Okay. Oh, parang ano lang yun po yan, halimbawa. Ano ka na? Ganito lang yan, parang halimbawa sa math, 10 plus 10 equals 10 plus 10 10 plus 10 equals ayun, alam na natin. Ayan. Okay, wala na tayong wala na tayong trials kasi lahat naman ng tanong madali lang. Umpisahan natin kay Professor Dudes. Ayan. Ang tanong, kung ang English ng manok ay chicken at ang English ng balahibo ng manok ay feather, ano naman ang English sa panahon? Feather. O, diba? Perfect. Palakpakan natin. Galing ni Tita. Next. Kuya naman. Ano pa ang mga kuya? Kuya Irwin. Ang tanong sa'yo, kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning? 5, 4, 5. Sikat. Wala na. Ano sabi mo? Mamaulubis mo. Mapawa ka na ba rin ganito? Oh, si Kuya Erwin ay matalino. Ano, ulitin ko yung tanong sa kanya, ha? Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning? Kidlat. Lightning. Yung... Kidlat. Sa panahon, nanay. Kidlat. Kidlat daw.
Kidlat, ayun. Pagbigyan natin si nanay. Okay, pwede na yan. Ano nanay, pangalan mo? Yuning. Ayan, si nanay Yuning. Ikaw nanay, anong pangalan mo? Josephine. Si nanay Josephine. Ang tanong sa'yo nanay Josephine, kung Bianan ang tawag sa nanay ng asawa mo, ano naman ang tawag mo sa anak ng tita mo? Ano ang tawag mo sa anak ng tita mo? Pamangkin sa pinsan. Pwede na, pinsan na tawag. Pwede na, pwede na, pwede na. Next, nanay, anong pangalan niyo nanay? Melissa po. Melissa, sa movies, nanonood ka ng movies? Depende. Pero kilala mo ito, posibleng hindi. Kilala mo nanay si Tingkong? Yung malaking unggoy. Oh, kilala mo yun. Ay, oo. Hayaan na natin yun. Sa weather na lang, sa panahon. Oo, ayan. Ano ang kadalasang kasunod ng kidlat? Kulog. Ayan, tama. Galing nanay. Nanay, sa'yo naman ang pangalan. Torena. Jam. Jam. Sa mga bansa, saan bansa matatagpuan ng mga Chinese? China. Walang pantalina ni nanay. Ay, si Lola. Hello, Lola. Dito ka, Lola. Anong pangalan mo? Bining. Lola Bining. Ayan. Sa kusina, Lola. Di ba, mahilig ka ba magluto? Anong ginagawa mo? Mahilig ka magluto na lang? Ayan. Sa kusina, kung ang vinegar ay suka, ano naman ang English sa toyo? Ano nanay ang English sa toyo? Toyo? Soyster. Adobo? Pwede, pwede. Advance. Ano naman? Sangkap yun, sangkap. Oh. Matalino si Lola. Ayan, ito na. Yes, oh. Siyempre, kay Kuya Ian tayo. Kailangan, oo. Siyempre, man, dapat ang tingkalingap matalino. Sa movies, anong hayop si King Kong? Si King Kong ay isang bird? Ayaw mo ba yun, nanonood ka bang King Kong? Hindi po, hindi po. Kasi nagkaibon ako pangalan King Kong. Matalino, pero tanggal. Okay, si Kuya, si Mr. J, ayan. Kompletuhin ang kasabihan. Ayan. Kompletuhin mo yung nawawala, ha? Daig ng taong maagap, ang taong masipag. Very good, oh. Kulang pantalino ni Mr. J. Kuya ba, kalingap na, hindi pa na, ito na. Hindi pwede itong tanong na to. Ito, sa colors. Colorblind daw. Huwag ka mag-alala dahil bibilangin mo lang naman. Ilan ang kulay ng watawat ng Pilipinas? Sampu. Ayaw! Mabilis. Lima. Apat lang. Matalino, pero tanggal. Dito, ilapit kayo dito dalawa. Ayan, apat pang kulay ng watawat. Red, blue, white, and yellow. Walang pink. Kuya David! Sa history, magaling ka ba? Nag-aral ka ba dati? Oo. Sinong history teacher mo? Nalimutan ko. Teacher yan, teacher yan. Teacher yan. Okay. Sa ang parte binaril si Jose Rizal? Sa ang parte ng katawan? Di ho, pinahawak lang po. Saan? Baka mo sa iyo. Dito, baka. Sa daliri. Paano ginawa? Matalino si Kuya David pero tanggal. Sorry. Ito na si Kagawad. Kagawad, ang tanong sa'yo. Sa Bible. Ayan, maganda to, maganda to. Sinong malaking tao ang nakalaban ni David? Si Goliath. Very good, oh.
Ayan, nasa rin mga nanalo. Dito kayo tapos. Dito kayo yung mga nanalo. Oo. Bakit nawala? Kala naman. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Matira matibay ito. Ayan, okay, very good. Isa, okay. Ang tanong ko ngayon para sa lahat. Magbigay, isa-isain ko kayo, magbigay ng prutas na kulay dilaw. Pau, mangga. Sino po hilaw? Kulay dilaw, ha? Kulay dilaw na prutas. Santol. Pineapple. Banana. Ay, wala na, wala. Ay, sinanay, Mr. J. Kulay dilaw na prutas. Kakao? Ay, ang kulay ng kakao ay kulay ng pasto. Bayon. Violet ang kulay ng kakao. Tagawan. Hinog na sisa. Magaling, magaling, magaling. Sayaw-sayaw ng buong tunay. Ah, sino na to? Nawawala yung offline na. Huwag kayo magilib. Dito lang sa gitna. Dito lang sa gitna. Ayan. Giling-giling-giling na ang bewang. Ilan na lang yung kasali? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, lima na lang. Ikibot na ang bewang. Sumayaw, 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 sumayaw. Okay, ang sunod na tanong natin, lahat po ba tayo dito, laging nasa kusina? Lagi nasa kusina. Ayan, maganda to. Kita ba sa plan? Okay. Dahil ang tanong natin ngayon, magbigay ng mga bagay na nakikita lamang sa kusina. Bawag. Sibuyas. Kaldero. Kawali. Kutsara. Ay, pato. Baso. Tinidor. Cup. Tinidor. Kasirola. Kasilyo. Ingredients. Ingredients. Condiments. Oyo, suka. Ayun, okay, pwede, pwede. Wait. Ay, meron ako sinabi tinidor? Meron na, tanggal na nanay. Baso. Oo, matali na si nanay. Okay. Dahil apat na lang natitira, dito po kayo apat. Ayan, tabi-tabi. Sayaw, sayaw muna sa lahat. Kaya ba't hindi mo kasawa sa ato sino? Hindi mo kasawa sa ato sino? Sa si Mumbay? Okay. Sa science naman tayo, mga nanay tatay, ha? Science. Oo, nung po bang nag-aaral kayo, mahilig kayo sa science, science subject. Ayun. Oo. Pero ang tanong natin ngayon sa science, madali lang. Ang tanong, pang ilan ang Earth sa solar system? A, pangatlo. B, pang-apat. C, pang-lima. May bilang pala yan. Anong letter? E. Wala na. Letter E. A, B, C, D. Pangatlo, pang-apat, o pang-lima? Pang-apat. Pang-apat is wrong. Matalino si nanay. Palakpakan natin. Okay. Nanay, pang ilan ang Earth? Panglima yata? Sa solar system. Pangatlo. Very good! Mali. Okay, next. Nanay, saan gawa ang walis-ting-ting? Sa puno ng nyog. Yung kaho ng nyog pala. Very good, very good. Puno ng nyog. Okay. Tatay,
Ano ang capital or sentro ng Camarines Norte? Very good. Galing, magaling yung tatlo natin, ha? Top 3. Sinong dating former president bago naupo si Duterte yung presidente ng Pilipinas? Bago naging si Duterte, ha? Sino yung presidente ng Pilipinas? Si Aquino po. Very good. Pero bawal po next time, ha? Bawal yun. Pero tanggapin natin. Okay. Aquino, oh, tama. Tuwing buwan ng Hunyo, ginaganap ang Pinyasan Festival sa Daet Camarines Norte. Ay, oh, sige. Dito na lang kay Nanay. Tuwing buwan ng Hunyo, ginaganap ang Pinyasan Festival sa Daet Camarines Norte. Anong festival naman ang ginaganap tuwing buwan ng Oktobre dito sa Panganiban? Mambulaw. Very good! Magaling si Nanay, active sa mga piyestahan. Nanay, sama, 10 plus 90 is equals to 100. Anong sagot sa 50 plus 50 minus 30? 70. Very good! Magaling! Kagawad. Ayan, kagawad. Masusubukan natin yung talino natin dito, ha? Kung ang mangga ay prutas at ang pechay ay gulay, ano naman ang kamatis? Prutas. Magaling. Pahirapan na to, pahirapan na. Nanay, kung ang whale, ang blue whale, ang pinakamalaking hayop na nabubuhay sa dagat, anong hayop naman ang pinakamalaki ang nabubuhay sa lupa? Baboy. Di, ano pala? 5, dinosaur, 4, 3, kalabaw. Kalabaw is wrong. Ayan, sorry nanay. Ah, okay, na. Tatlo na lang natitira. Magaling si kagawad. Ayan, sayo muna kayo dalawa lang kayo. Papay. Ayan, showdown to showdown. Iwasan mo ang magaling at ang paas. Sayo na lang. Okay, para sa last question natin sa dalawa, si Nanay Jam at si Kagawad. Ang tanong natin ay medyo may kahirapan. Ha? Kung ang karabaw ang pambansang hayop ng Pilipinas at sa pambansang ibon naman ay agila, ano naman ang pambansang awit ng Pilipinas? Para magiliw. Ay, sana. Nanay. Nasa lyrics lang yon. Pero ang title ay Lupang Hinirang. Ayan. Ang nanalo. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakisali sa ating palaro ngayong araw na ito. Nakakatuwa naman dahil napaka-active. Yan, kahit na iilan lang tayo dito, pero masaya pa rin ang ribbon cutting kila Tatay Rox, Tatay Jimmy at Nanay Roxanne. Palapakan po natin. At ngayon, tinatawagan ko po si Kagawad para magbigay ng maiksing mensahe. Dahil nanalo. Ayan, ang pinakamatalino sa ating palaro. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Kuya Rob sa pag-invite. Kay Nanay Roxanne at kay Tatay Jimmy, congrats po. Ayan. Congrats din po pala kay Ma'am Jackie at kay Sir Rob sa wedding nilang nakaraan. Nagpapasalamat pa ako una sa lahat sa Panginoon Diyos at binigyan tayo ng magandang panahon para magtipon-tipon sa araw na ito. Sunod kila Kuya Bal at kila Kuya Rob at natulungan po ang isang kamilyang hindi mo akalain na mayroong nakatira para dito. Sana po magtuloy-tuloy lang po ang Team Kalingap sa paglingap sa mga mahihirap, lalo-lalo na sa mga senior citizen. At nandito lang po din ang Team Kagawad para suportahan lahat ng programa at proyekto po ni Kuya Bal at ni Kuya Ram. Yun lang po, maraming salamat po sa lahat. Palakpakan po natin si Kagawad. Kaya ibibigay ko na rin po ang honor para kay Kalinga Prab, kay Professor Del Spitesa, at syempre kay Ate Jack.
dahil ang pagri-ribbon cutting sa bahay nila Tatay Jimmy at Nanay Roxanne. Ayan, so ito na po yung pinakahintay natin, ang cutting of the ribbon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong ipinapanalangin ang tahanan ito na ginawa mo, Panginoon. Ang iyong kalooban ang nasunod, ang iyong plano ang nasunod, kung kaya't nagkaroon ng bahay dito para kay Tatay Jimmy at kay Nanay Roxanne. Basbasan mo po ito, Panginoon, ng Banal na Espiritu, na mula ngayon, ito po ay simbolo ng biyaya at pagpapala mo at manatili ang Banal mong Espiritu upang igabay ang mag-asawang ito, ang kanilang pamilya, pagpalain sila. At sila po, Panginoon, na ingatan habang sila'y nakatira dito, ikaw ang nagmamay-ari nito at ito po ay alagaan mo kasama ang mga nakatira dito. Pagpalain mo sila ng magandang kalusugan, kalakasan ng pangatawan, at dalangin namin ng Diyos na ikaw ay kilalanin nila at tanggapin nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At mula ngayon, na Diyos, ang handog mong ito para sa kanila ay amin pong tinatalaga sa iyo. We declare and decree the blessings upon them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palapagan natin ang Panginoon. Ayan, so bago po tayo mapunit na tumako sa cutting the ribbon, tangin po muna natin sila nanay kung ano kanilang nararamdaman. Meron sa ano po yung pagaramdam nyo ngayon? Ay, masayang masaya. Magkakabahay na po kayo. Unay, hinagaya po nung dati. Ano po? Nung unang nakita namin kayo. Ikaw, Tay, anong pagaramdam tayo nyo ngayon na itong bahay na to ay talagang legit na mapapunta na po sa inyo? Masama, eh, nakabahay ng ganito. Sa tulong mo. Laske 20 po yan. Yun. So tara, lapit tayo dito para masaksihan po natin yung paggupit ni na tatay ng tinanay ng ribbon. Ah, award. Award po pala natin ito. Mga pala. So ito na po yung certificate na housing award para kina Tatay Jimmy at Nanay Roxanne. Although Tatay Jimmy lang yung nakalagay dito, pero ito po ay para sa inyong dalawa. Tatay Jimmy, sa inyong dalawa to, ha? Pagkapagay wala si Nanay Roxanne ay ang kinin mo na itong bahay. Sa inyong dalawa to, Tatay, ano po? Nakataon na ikaw po yung aming unang na-interview. Ano po? So, ito pong housing award. This housing award is given to Tatay Jimmy at Nanay Roxanne as 123rd housing project beneficiary. Yan. Palakbahan po natin ang buong team Kalinga, katuwaan ni Kuya Bal at ng Kalinga Pro. So, ito po, Nay, yung mahiwagang gunting. Madami yung nagupit na ribbon. Sige po, tayo po kayo, tayo po kayo. At pagbilang po natin ng sabay-sabay tayong bilangan ng tatlo, gugupitin niyo po yan, then papasok po kayo. O sige, bilang tayo. Isa! Dalawa! Tatlo! So ayan po mga kalingap, natapos na po ang ribbon cutting. Salamat po, ayan, shout out. Shout out po, mga Mr. J. Ayan, oh. Hey, poy, poy. Poy, poy. Ayan, so salamat po. At yun na nga, napaka-enjoy po ng, ano, ng ribbon cutting. Kahit ano lang po, no? Kasi bukit lang po ito, eh. First time ko din po na pumunta dito sa bahay ni Tatay Jimmy. Kasi hanggang ano lang ako, sa bahay ni Lola Damiana lang po ako, eh. Ngayon, naranasan ko na at nakapunta na ako dito sa bahay ni Tatay Jimmy. Napakaganda po at congratulations din po kay Tatay Jimmy at kay Nanay Roxanne. So ayan na po mga kalingap. Maraming po salamat sa inyong panonood. Subscribe, take care, and God bless po. Bye-bye! Naging at lang ang kanyang kapansan.